guys, and welcome back to our YouTube channel. And syempre, ito na po ang pinaka-iintay nating kain-kainan portion sa Tsukiji Tokyo, Japan. And syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, like, share, subscribe, at pakipindot na notification bell para sa ating mga new vlogs. At syempre, kakain na po tayo. Ito na ang inaantay-antay nating kain-kainan portion. And, hintayin natin, pumasok tayo sa loob para kumain ng mga sushi, sashimi, at mga fresh food na makakain lang natin dito sa Tsukiji Tokyo, Japan. And now, andito na kami sa kainan ng sashimi or sushi na pwede namang lapangin this lunch. And syempre may plato tayo dyan. Meron tayong masarap na beer na malamig na may pabulap effect pa sa taas. And meron tayong isang plato na lalagyan ng gumagawa ng sushi o nagdinigiri na mga unisang doon sa harapan natin. So, ang gagawin nila sa atin o yung mga sushi asang o yung gumagawa ng sushi, ang tawag yan ay sushi asang. So, what is sushi? Okay, sushi, pronounced as sushi, is a traditional Japanese dish of prepared vinegar rice, usually with some sugar and salt, accompanied by variety of ingredients, neta ang tawag doon, such as seafood, often raw, and vegetables. Styles of sushi and its presentation vary widely, but the one key ingredient is sushi rice, also referred to as shari or sumeshi. Sushi is traditionally made with medium grain white rice. Through it, you can be prepared with brown rice or short grain rice. It's very often prepared with seafood such as squid, eel, yellowtail, salmon, tuna, or imitation crab meat. Many types of sushi are vegetarian. It is often served with pickled ginger, gari, wasabi, and soy sauce. Daikon radish or pickled daikon. Takwan or popular garnishes for the dish. Sushi is sometimes confused with sashimi. A related dish is Japanese cuisine that consists of tiny sliced raw fish or occasionally meat. Okay, sa pagkakataong ito ay magpe-prepare tayo sa aking lamesa. At alam mo naman ako pagka magkukain ako, prepare is important. Okay? Ang unang sinerve ay ang maguro, diba? Or ang tuna. Wow, nasarapan ako. Konting sausaw and perfect. Okay? At syempre, konting lagok sa ating beer. Perfect yan. Sarap. Okay, so daman, tingnan natin kung ano naman ang ibibigay niya sa atin or yung gagawin sa ating sushi. Okay, pag kumakain ng sushi, isang kain lamang. Hindi mo siya pwedeng hati-hatiin dahil kawawa ang isda. Kailangan isang lagay sa bunganga or isang subo lamang. Okay, wag natin siyang dahan-dahanin kainin, kundi isang subo yan. Yan. Yung sinerve naman ay ang white na fish. Okay, yan. Favorite ko rin yan. Sausaw sa toyo and ilagay sa bunganga. Isang subuan lang. Kaya bawat lagay sa ano mo, sa iyong plato, isang subo. At ito naman ay ang ginger pickles na kapag kumain ka ng sakana or ng fish, isang subo din ng pickles para mawala yung ano sa bunganga mo. Hindi naman siya talaga ano may amoy, wala po siya talagang amoy, pero pampalinis lang ng bunganga, okay? Para sa susunod na kakainin mo, malasa yung pagkakain mo dahil nawawala na yung lasa ng una, yung pangalawa, mawawala siya para yung susunod na ibibigay sa yung fish ay malasahan mo ang totoong lasa ng fish. Okay?
Okay, ang susunod naman natin kakainin ay ang aji. Yan. Aji is meron siyang yung pinakabalat ng aji. Yan, oh. Diba? Kinakain din ng fresh yan. Nilalagyan ng konting ginger at konting dahon ng sibuyas sa ibabaw para perfect siyang lasa sa'yo. Okay, ang aji ay may lasang isda talaga. So, dapat lalagyan mo siya ng ginger para mawala yung may pagkalasa niyang isda. Hindi katulad ng maguro, iyon talaga, wala talaga. Hindi ka malalasa ang na para talagang maisda ang lasa niya. Pero ito, isdang-isda ang dating niya, kaya dapat ay lalagyan natin ng ginger. Okay? Okay, sa pagkakataong ito ay iinom na tayo ng rice wine. Siyempre, perfect itong partner sa sushi. Rice wine is perfect, kaya numunumuyem muna tayo. At isalin natin ito ng masyado. Mainit ang aking rice wine. Ang sumunod ay ang akagai. Oh, ayan. Okay, ano bang ibig sabihin ng akagai? Arc shell, also called red clam. It's truly classic edomae sashimi dane. Akagai used to be in plentiful supply right in Edo Bay. But sadly, these days it has become a scarce and very pricey. The shellfish is washed in vinegared water, then carefully buttered, blind, and sliced as pictured above. You'll be open see the itamae slam, the arc shell on the cutting board to further tighten the flesh. And the resulting bite is deliciously sweet and wonderfully tutti. Perfect. Yan, perfect na perfect ang aming sushi. Nalalasing na ata ako, okay? Next naman ay ang ika, ang tawag sa kanya, or ang sweet ika. Matamis po siya. Masarap ang squid na ito. So, ika is the name of this squid. So, ika is a type of cuttlefish but also unknown as squid. It is usually cut for use in nigiri type sushi but also be eaten as sashimi. Okay, perfect. So, it's very matamis at may mga cut-cut siya sa gilid. Oh, diba? Perfect. Para madali siyang nguyain. Oh, sarap. Okay, sausap-sausap at ay sa ano tuloy sa toyo at lapangin. At silipin natin si Kuya na 21 years old pa lang ay siya ay gumagawa na ng sushi. Perfect si Kuya. And next naman ay ang kuruma ebi ka na. Kuruma ebi ang tawag dito. Okay? Okay, this is what you call the Japanese tiger prawn. Okay. A good sushi chef will always procure live shrimp. And always prefer its only moment before it's served in order to maximize freshness and flavor. Kuruma ebi can serve raw and it's most often boiled. Okay, tignan nyo po yung katawan niya. Talagang kitang-kita nyo ang sarap at deliciously oishi ang pagkakatingin pa lamang, diba? Oh, ang sarap din ang tignan. So, kinain ko na naman siya. Ang perfect. At syempre, babalik natin sa plato ang buntot niya. Syempre, hindi natin makakain niyang buntot dahil matigas siyan. Matitinig ka. Next naman ay ang kani or crab sushi. Yan. Perfect din yan. O, oh, diba? Perfect na perfect sa lasa at perfect na perfect din syempre sa anghang ng wasabi. Perfect siya talaga. At isasaw-saw mo na lang siya at ididip mo na lang siya talaga sa toyo ng Japan and isusubo mo lang ng isang beses yan. Okay? Yung pakiramdam ng isusubo ng isang beses ay napakasarap sa pakiramdam dahil napakasarap niya. And siya ay fresh. Hindi mo na kailangan lutuin. Fresh mo siyang kakainin. At yung buntot ay hindi na naman kakainin dahil matigas siya. And ayan, umorder na naman ako ng maguro at binibigyan ako ni Unisang yung in-order namin na fresh prawn. Ayan. Ang gagawin niya dyan, hindi niya yan iboboiled, kundi ang gagawin niya is tatanggalan niya lang ng balat yan, tapos isa-serve niya na sa amin. At perfect yan. O, gumagalaw-galaw pa siya. It's gumagalaw-galaw time ang mga ebi or yung mga shrimp.
at serve sa atin mamaya-maya. And this is it, ang ebi na kahit tanggalan mo siya ng balat at ulo, gumagalaw pa rin ang kanyang buntot. Bakit kaya, no? Alaki din ang aking pag-iisip dyan kung bakit ganun. Okay. And this is our lunch for today. Mukhang masarap siya o perfect ang maguro o yung tuna. Perfect siya talaga. As in, hindi ko ma-explain kung, sa inyo kung paano ang lasa niya. Pero kung ikaw ay mahilig sa mga fresh food, may intindihan mo ang ibig sabihin ng sushi. So, thank you everybody at sana nag-enjoy kayo dyan. At sa susunod nating mga vlogs ay nandito pa rin tayo sa Tokyo. Sa ayaw nila at sa gusto nila ay pupuntahan natin ang Tokyo para tayo ay mag-travel vlog doon. And thank you for watching, guys. And see you on my next vlog. Bye!